Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, delikado na, Duterte babalik na sa pwesto. Mga tiwaling pulis, nagpanik na, lahat ng sangkot itumba na. At yun, play na natin kung nalaman ito. Ito ang balitang trending ngayon sa social media. Congressman Akop nagalit kay Lieutenant Ibanez dahil sa tinuruan ito ang isang witness. PNP sa gagamiting kontra droga. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa pagdinig ng kamera ng Committee on Dangerous Drugs patungkol sa Mayo case sa kalagitnaan ng pagtatanong ni Congressman Akop sa witness na pulis, hindi nakalampas sa matalas na mga mata ng kongresista na tila tinuturuan ni Lieutenant Ibanez ang witness at napasigaw ito ng goddamn. Kaya naman sinabihan ni Congressman Akop si General Domingo na matatalo sila sa kaso dahil mahina daw ang mga ito at hindi nila alam ang mag-imbestiga at nang loloko pa sila. Arresting officer na hindi naman nag-arrest kay Mayo. Hindi daw ito ang proper protocol, kaya sagot ni General Domingo, nung pumunta ako ng PDEG, wala akong kasama except sa driver ko at security at walang dalang tao. Hindi ko alam na napapiligiran na pala ako ng mga siraulo. Kaya nang tinanong ulit kung sino ang mga siraulong nakapaligid sa kanya, sagot nito si Colonel Ibanez at Colonel Gonzales. Samantala, pinangalanan na ni dating PNP Chief Azurin si Colonel Gonzales na siyang pinaka-mastermind dito sa pagkakahuli ng isang toneladang bawal na gamot. Ito di umano si Colonel Gonzales ang nagpapaikot sa lahat ng mga colonel at general. Kaya nagkanda buhol-buhol ang kwento patungkol dito. Si Gonzales din daw ang nag-setup ng mga colonel, pati ang direktor at mga general, kaya nagkanya-kanya ang mga ito. Ayon na nga kay General Azurin, itong si Gonzales ang tumawag kay Colonel Onunan para makausap si Colonel Ibanez. Tinawagan din ni Gonzales si dating PDEA Chief General Wilkins at pinaalam kung ano ang nangyari dito ng isang toneladang bawal na gamot, at tinawagan din ito ang Director ng Intelligence ng PDEA at tinawagan din ni Gonzales ang kanyang mga bata sa IFLD. At si Gonzales nga ang nagtagpi-tagpi ng istorya at pinagsabong-sabong niya ang mga general, colonel at mga direktor. Ganito kagaling si Gonzales mag-frame up, ngunit matalino nga ang mga congressman pati na rin si PNP Chief Azurin. Kaya natumbok nila na si Gonzales ang may pakana ng lahat. Kaya naman sabi ni Congressman Akop, si Gonzales yung reward ang habol, si Ibanez droga naman. Talagang partners in crime kayo. Dahil sa mga nangyayaring ito, Congressman Akop ipapa-abolish ang PDEG. At ngayon, pinag-aaralan ng PNP Chief Benjamin Acorda kung magtatalaga na rin ang mga membro ng SAP o Special Action Force sa kanilang Drug Enforcement Group o PDEG. Kiit ni Acorda, subok na ang husay at disiplina ng mga tauhan ng SAP, kaya buo ang kanyang tiwala sa grupo para labanan ang illegal na bawal na gabot. Gayon ang kailangan pa rin itong pag-aralan ng mabuti upang hindi makaapekto sa pangunahing tungkulin ng Special Action Force. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kaya pinagdududahan na kasali ang hepe dahil ang hepe pakikeme din. Kahit alam daw niya na may operational lapses, iwalang diin. Hindi gaya ni Senator Lacson dati na ang mga pulis at buhaya na malalaki ang tiyan ay pinag-e-exercise at pinapaikot palagi ang kanilang mga duty place assignment. Huwag tanggalin ang mga pulis na sangkot sa droga. Dapat ikulong habang buhay ang mga korap at kriminal na mga pulis para di pamarisan at matakot ang mga pulis na gagawa ng krimen. Payag ang lahat, pero isa ilalim din sa mandatory drug test, imonitorin silang lahat, baka tulad din sila ng mga pulis na involved sa droga. Ama po kayo, Congressman Akop, pinabayaan ni Azurin ang mga commander na magkanya-kanya.
niya silang diskarte kaya nagkakagulo ng madaling salita. May kasalanan rin si Asurin dyan. Bedeya nagsasabi ng totoo, si Ibanez nagsisinungaling, yung mga pulis nagtatakipan. Halatang halata kaya kailangang pigaing mabuti itong mga pulis. And go! Sir, with the arrest of Sergeant Meiser and the confiscation of the 990 kilograms and the discovery that prior to the arrival of the key officers of the PDEG, there was a pilferage that transpired, Mr. Chairman, sir. General Asurin, you admitted in public that you were the one who recommended to the President for the submission of courtesy resignation of officers, third level officers, tama? Yes, Mr. Chairman, sir. And the basis of that is because marami na sa PNP ang involved sa illegal drugs? Yes, Mr. Chairman, sir. Oh. If you look at the history of PDEG, yung mga commanders ang may problema eh. Would you agree? Yes, Mr. Chairman, sir. Yes. And therefore, if my theory is right, General Domingo was selected to head PDEG dahil wala siyang, hindi siya na-involved sa mga drug operations at sa kasakuan. Di ba? Yes, Mr. Chairman. Yes. And now, maglalagay na naman tayo na opisyal na hindi rin siguro na-involved sa mga drug operations. Yes, Mr. Chairman. Yes. Mm-hmm. So what will happen to PDEG? Tama yung sinasabi ni General Domingo na yung narcotics operations sa ibang-iba. But you really have to monitor your men. Yes, hindi yung nagkakaroon sila ng parang independence na gawin lahat ng gusto nila without the knowledge of the superior officers. Mm-hmm. Yes, sir. I think nandun sa protocol ng PDA yan eh. Mm-hmm. Would that be correct, General DG Lasso? Nasa protocol yan eh. Yan ang Juan. As I see the problem, nagkakanya-kanyang operation yung Juan. Kasi yung nag-operate sa Maynila ay galing Region 4A. Mm-hmm. And your reason is that inauthorized nyo raw yung mga SOU ng different regions na pwedeng mag-operate sa hindi nila jurisdiction. Mm-hmm. Di ba yung nasagot nyo sa akin nung first Juan? Inauthorized nyo na yung Region 4A can operate anywhere in this country insofar as illegal drugs operation is concerned. Magkakagulo nga kayo. Kasi kaya may jurisdiction para mapinpoint natin kung ano yung sino ang responsible na kwan. Mr. Chairman, sir, I think that was the practice that are being observed prior to my designation as a chief PNP, sir. And unfortunately, sir, it was just too soon that within a span of 2 months, sir, the PDEG was able to confiscate almost one ton of drugs, sir, with SOU 4A leading the operation, sir. But studying, sir, the circumstances, especially during yesterday's hearing, sir, it would just appear, sir, actually, that the ones who are knowledgeable in that particular operation, sir, are the former people with assigned in IFLD, specifically Sir Mananghaya, Amirol, Ribosora, Catarata, and even Sosongko, who was assigned in SOU 4A, sir. And their informant, apparently, is a former or somebody is giving instruction in the person of Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, mm-hmm. who is no longer assigned with PDEG, sir. And based on his reasoning, sir, there was an internal arrangement made by the former director of PDEG in the person of Brigadier General Peralta mm-hmm. and Brigadier General Ramos Medina, sir. Mm-hmm. I just don't know, sir, if the PDEG director then, Police Brigadier General Narciso Domingo, was informed about that arrangement before or prior to the confiscation of the 990 kilos of shabu and the arrest of Mayo, sir. Mm-hmm. So these are the things that we really need to review
evaluate based on your observation, sir, that the respective SOUs should only be operating within their areas of their jurisdiction, as in the same manner, sir, as the different police regional offices are operating within the respective jurisdictions, sir. So, ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell. Maraming salamat po! At yun na nga mga kabalita natin, no, yung patungkol pa rin sa hearing sa napakalaking bulto ng droga na nasabat nga dyan sa mga police na involved dyan, mga kabalita natin, na kung saan ito nga, no, na napakagaling talaga nga magtahi-tahi ng kwento na kung saan napagsabong pa yung mga opisyal, kung saan nagtalo-talo at napapaikot pa nitong isang police nga, mga kabalita natin, dyan sa naging hearing dyan, mga kabalita natin, na kung saan talaga itong mga police na sangkot talagang umiila at talagang ayaw magpahuli o ayaw magpatimbog. At syempre ayaw aminin yung tungkol nga sa napakalaking droga na yan, na hanggang ngayon dinidinig pa rin yung kanilang pagkakasala dyan. Yung naging kaugnayan nga nila dyan, mga kabalita natin, na hanggang ngayon talagang itinatanggi nila. At umaabot pa sa punto talaga na halos dikdikin na sila ng mga nag-iimbestiga dyan. Talagang hindi sila natitinag sa kanilang paglilihim nga, mga kabalita natin. Ganyang katiba yung mga pulis na sangkot dyan sa napakalaking illegal na droga na yan, na talaga naman na hanggang ngayon patuloy pa rin nagtuturuan. At yon mga kabalita, no, kayo nalang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yon muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yon mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.